So, Aklay Jane. Yan. Ready ka na ba sa aking unang tanong? Ready po. Basta po huwag mahirap. So, huwag kang mag-alala. Hindi naman tumat. Okay? Okay. Yan. So, mahirap po ako sa mat eh. Iko-computer okay, no? Ko po muna bago ko masagot. Yan. So, by the way, no, sige, Aklay Jane. Unang tanong ko sa'yo, no, pwede po bang malaman, no, briefly, ikwento mo naman sa amin, no, sino ba ang isang Jane Dalangi before IFern? Ano ba yung background mo? Currently po, yun nga, IT by profession po, and sa BPI Bangko, BPI Direct Bangko, IT head po yung current position, and working din po sa as board, tama ba? Director, one of the director din po nung company namin na Upbound Property. Sama ko po si husband. Wow! Hi husband! Naki-hi husband. Po. Driver po. Ayun po. And ano pa ba? Yun lang po masasabi ko sa akin. Ayun po. IT po forever. Parang nag-start po ako na mag-work nga pa after makagraduate ako ng college, IT na kaagad. So nakakaumay man po, pero ito po yung talagang naging ano ko na naging trabaho ko. Sobrang stress na rin ganoon. Ano grabe, po po. Yun po. Yun, part-time po kung magawa tong IFern. Wow. So, don't worry naman. Kami naman nag-start ng part-time. Grabe, no? IT head department, tama ba? O IT okay. Head. Grabe, ako, di ko naabot yan, no? So, by the way, no, parehas po pala tayong IT. Ayan, di ba, no? So, yung tayo yung mga tipong happy na makausap ang computer at laptop, no? So, yung sabihin, I suppose, no? Mahihiyain din ba si Aklay Jane? Tama ba? Parang doon po hindi po ako mahihiyain. Kasi ano po ako, mahilig ako magsayaw. May lamang. Ayun, mahilig ako magsayaw, sumali sa mga program, ganyan. So, ano po ako, mahilig mag okay, sumali sa sample, program. Sample. Anong kasi yung sample? O, di ba? Tama eh, no? Okay. So, baka biglang tumumbling si Aklay Jane, eh, no? Grabe, mapapayin ulit tayo eh. Whoa! Okay, so anyway, no, thank you very much, no, for sharing your ano, no, piece of your background as an IT. And kumbaga, hindi basta-basta pala si Aklay Jane, no? Napakatagal na naging... Ako lang po to. Yeah, no. So, siguro, no, pwede ba nating malaman? Kasi, no, you've been chosen, no? Na maging speaker share for our today's KSP, and yun nga, no, as for your background, kaka-join mo pa lang. Kaya ang tanong, paano ka ba na imbitahan, no, dito sa IFern? Yun po, actually si Up Carly po, kasama ko siya dati sa Accenture, yung nasa Accenture pa ako bago ako mag-BPI Direct Bangko. Nakasama ko si Aparly doon. Actually, yun nga, ang tawag ko sa kanya, si Shara Soto. Kasi kamukha po niya si Shara Soto eh. Artistahin po si Aparly eh. Yun, nakikita ko yung mga posts niya noon. Familiar na kasi ako sa IFern kasi yung biyanan ko, user siya nung ano, nung product natin. Yung Power Trio. Ginagamit niya dahil may osteoporosis siya. So, hiyang naman sa kanya, matagal na siyang gumagamit. So, familiar ako dun sa product natin. So, nakikita ko lang si Aparly na nagpo-post siya dun sa, ano niya, sa Instagram, sa Facebook. Nakikita ko. So, parang inaano ko lang na ano kaya ginagawa nito? Ano kaya yung ano na to, business na to? So, nung ano, parang may time na gusto ko na siyang i-chat pero hindi ko magawa, parang meron pa rin nagba-block parang ganun. So saka syempre busy rin sa work, hindi wala akong time na parang magganun mag-chat mga ano, magpo-post sa Facebook din. Masilit-silit lang din. So one time parang inamusta niya ako. So nag-ano ako agad sa kanya reply na ayun, ayos naman ganun.
So, yun, parang in-invite niya na ako mag-watch. So, nag-watch naman ako, nag-focus talaga ako kasi parang sa ano ko meron, parang may gusto na akong gawin eh, parang gusto ko nang mag-join. So, pagkatapos, medyo ano pa nga ako nung nanonood ako na, uy, ano ba to? Sharing lang ba to? Parang gano'n. Kasi, umpisa, may mga testimonials, parang gano'n. Sabi ko, ano kaya to? Parang mga nag-sharing lang. Baka mag-sharing ako. Ayoko yata. Parang gano'n. Medyo naano lang ako. Umpisa. Pero nung pinapresent na yung products and yung ways to earn, ayan, focus na ako. Pero hindi ko pa rin masyadong na-absorb, lalo yung networking. Medyo ano ako eh, bobo ako sa networking, hindi ako marunong yung kung paano nag-work, hindi ako alam yan. So, natapos yung presentation, yung RBA, natapos ko yung RBA na hindi ko naiintindihan yung mga ganong bagay. Pero nung after nun, nag-usap kami kaagad ni Up Carly and ayan, kasama sa Up Marky. Nag-usap kami nung gabi after ko na manood nung isang araw pa yata kasi parang dinelay ko pa na isang araw. Nag-usap kami kinabukasan pa yata parang gano'n. August 13 yun. Tapos ayun, sabi niya sa akin bibigyan niya daw ako ng isang oras lang yata niya ako binigyan para mag-isip. Ang bilis-bilis. Pero hindi rin naman talaga ako nagdalawang isip. Sumali na ako kaagad. Na hindi ko man lang inisip na kung ano yung mangyayari sa akin dito. Yung ganun na hindi ko nga naiintindihan yung networking. Sali na ako, sige. Kasi parang na-inspired ako dun sa ano eh, dun sa may sa Rolex ni Up Marky. Kasi gusto kong ibili yung husband ko eh. Mahilig kasi wow, siya sa mga ganung watch. Wala ka pang ganun, di ba? O, wala pa siyang ganun eh. Kaya, doon ako na ano eh. Doon ako na challenge eh. Doon ka na challenge. Okay. Yun yung parang initial kong ano. Pero, kidding aside, dahil maganda yung product, gusto kong i-share sa, at saka ako na yung gusto kong mag-supply doon sa Bienang. Yun. Grabe, no? Kaya pala si Javi talaga, pinag-drive ka eh. Rolex pa lang pinag-uusapan. Biro lang po, biro lang. Pero, kumbaga, no, mangyayari po yan, no? Mangyayari po yan with yung Rolex na yan, no? Kung ano mang dreams pa yan, no? Kung ano man yung nakikita mo sa yung dream board, no? Sa vision board mo, magiging reality yan with IFern. Siyempre, of course, no? Kitang-kita naman natin ng ating upline J, no, na talagang mabilis in terms of decision making. Hindi na pinag-isipan, join agad, laban agad. And since grabe 1 hour lang join na, no. Meron kasing time clock na kailangan, no, mabit. Correct, okay. Correct. So I was just curious, no, kasi kung may gano na agad na nakapag-decide ka within 1 hour, eh paano niyo po ba ginawa ng paraan naman si IFern? Paano ka nag-join? Ayun po, wala po akong pera kasi ang sweldo ko lang, hindi ba? Kahit po IT head ako, hindi naman po ganoon kalaki sa bank industry. Maganda lang tignan kasi bangko. Pero at saka yung position, maganda lang sabihin. Pero hindi naman ganun ka. Ano. Pero may pang-join naman. May pang-join kung may pang-join. Pero syempre, may ibang pinaglalaanan. Parang ganun. Yung financer ko po, yung katabi ko po, yung ibibili ko po na Rolex, yung po yung nagbigay sa akin ng pang-join. Yan. So, nag-join ka agad with, syempre, not, ano yan, true cash. Tama po ba? Opo, opo. And anong package ang kinuha ni Upline Jane? Premium Plus po agad kasi wow, yung pinakamaganda. Grabe, agad-agad, Premium Plus. Okay. So, napakagandang ano yan, no? Lesson to all our tawag nito, participants. And syempre, no, baka meron tayong mga guests din, non-members. No? Siguro, makuha na natin ng lesson yung story ni Upline Jane na in 1 hour, hindi na agad pinag-isipan kasi ngayon naman, kita mo, no? Ang vision is Rolex. Grabe, no?
So, di ba, no? Again, nabanggit mo na naman, no? Ano ba yung talagang nag-convince sa'yo sa, siguro, may, pwede mo lang i-reiterate, no? Ano ba talaga yung, kumbaga, yung reason bakit ka agad-agad din nag-join kay IFern? Okay? So, pwede ba nating malaman ano ba yung pinaka-malalim mong dahilan? Kasi, ano yan, ha? Within that 1 hour decision making, join agad premium plus, I believe, tingin ko, meron niyang malalim na rason sa likod niyan. Pwede bang malaman, Upline Jane? Gusto ko na po mag-quit sa ano po, yung profession. Kasi sobrang stressful po talaga, lagi ako nagkakasakit. So parang may nahanap ako nag gusto ko talaga na yung masaya lang yung gagawin ko, yung stress free. So sa tingin ko naman dito, habang ginagawa to, masaya yung nag-enjoy ako habang ginagawa yung business na to. So yun yung talagang yung gusto ko, yung mawala na ako ng stress. Dahil simula pa lang nung nagtrabaho ko from after graduate ng college, puro stress na. Grabe, so, ito, no? Kahit stress, kahit napupuyat, may pera. Ibig sabihin, naasin ko, parang ganun. merong pattern, may nakikitaan ako na may umaasin. So, tama, no? So, it's a very, ano rin, no? Yung, again, no? Siguro, maaaring parehas din tayo ng reason, no? Why ba't ako nag-join kay IFern? So for 10 years, no, na naging empleyado tayo, eh kumbaga nandoon na yung alam mo yung sinuka na natin. Okay? Oo nga. So, ayan, 'di ba, no, napa-oo nga. Okay? So tuloy-tuloy mo lang, no, kapatid, no, Upline Jane, and I believe ako naniniwala na makukuha mo rin yung o mare-reclaim mo rin yung tinatawag na time freedom. Okay? Grabe, no, may hugot, sabi ni Upline Ali. Okay? So, yan, pwede bang malaman kasi, no, nag-join ka August 2021. Okay? And alam naman natin, no, sa lahat ng buong IFern Nation, we just had conducted yung ating first two parts, no? Yan, pwede ko muna i-mute. Ayan. Okay, makamute muna po. Yeah. Okay. So, we had, 'di ba, kakapanood pa lang natin nung anong first two parts ng ating pay-per-view, no, ng ating Fearless 400 na event, no, na ginanap sa Las Casas. And pwede ko ba malaman, no, Upline Jane, nakapanood ka ba nung first two parts ng ating event via pay-per-view? Yes, up. Hindi ko to pinalagpas. Yan, grabe, no? So, bakit? Bakit hindi mo pinalagpas? Eh, kababago mo pa lang, kajo-join mo pa lang, pero naglabas ka agad o nagbayad ka ulit ng 1,200 para sa apat na shows. Bakit? Pwede bang malaman? Ayun. Unang-una kasi, gusto kong, curious ako kung ano yung nangyari doon sa event na yun. Kasi actually, sinasama ako ni Up Carly dyan, doon sa event na yan. Hindi lang pa ako sumama kasi may mga personal reason due to pandemic. So, hindi ako sumama. So, naging curious ako na ano yung mga nangyari ng event na yun. Ano yung bakit naging fearless sila in spite ng pandemic, mga ganun. So, gusto ko talaga mapanood kahit 1-2, pambili lang yun ng pagkain. may matututunan pa ako. Yun po. Correct. Kaya talagang hindi ko pinanghinayangan. Tama naman, eh, no? So pwede bang malaman yung unang kalahati, no, yung first two parts? Pwede bang malaman, kamusta? Anong naramdaman mo? Ayun, yung anong nakita mo? Yung unang episode, yung mga awardings, ayun, nakaka-inspired kasi yung number one nasa kilala, kumbaga kilala ko, nakikita ko na, napapanood ko na si Apsak, nakikita ko na siya. So parang nakaka-inspired talaga na, wow, parang totoo ba to? Kumikita na ng ganito.
parang ganun, nakakalula, pero naniniwala ako na kumikita na sila na ganun kasi ginagawa na nila 'tong business eh. Yung talagang ano, tinutukan ko yung panonood ko talaga. Hindi tinapos ko talaga kasi inaano ko sila na parang pinapangarap ko rin yung sarili ko na nandun na ako next event parang ganun. Yun yung wow, yun yung sa first. Grabe, no? So oh, sa first, sa second episode naman po, parang ano naman to, lap trip naman kasi dahil vice ganda, parang ganun. Yun naman yung una kong inisip muna, parang ganun. Pero nung nanonood na ako, kala ko puro tawanan lang kasi vice ganda, ganun eh. Puro kalokohan. May natutunan din ako kay Sir Tom nung sinabi niya na basta hindi ka mag-give up, hindi ka failure. So yung tumatak talaga yun sa isip ko. Saka yung na-touch din ako dun sa sinabi niya, sa senior niya na dapat yung magsasara na yung IFern, pero nag-ano siya ng 140 ba yun? Million? Ah, yun. Yes. Parang ganun. Oh, yun. Yung deficit niya. So parang, parang naisip ko na kahit sobrang mayaman na siya, hindi siya nagpapabaya dun sa mga kasama. Parang. And lalo na si Madam Kim, nakakatawa siya. Napaka down to earth. Napaka jolog. Yeah. Marami rin kasi akong barkadong mga bading. So parang nakaka-relate ako sa mga salita niya, mga gano'n ang kulit. So sobrang tawa. Parang natapos yung buong episode, parang tawa kami ng tawa ng anak ko. Sinama ko yung anak ko sa panonood eh. Ayun. Masaya siya. Wow. So, kumbaga, parang nag-the family that IFerns together, no? Saan papunta, no? Will prosper together. Yan. Tama yung ginawa ni Applying Jane. Okay, so, Applying Jane, no? Bilang panghuli naman, no? Kasi I know we will have the upcoming, no? Yung second half. This coming Saturday and this coming Sunday, no? Ngayong weekend. Mm-hmm. Siyempre, mas matindi ito. Kung doon sa first part, na sobrang tindi na ng naramdaman mo, eh ako, no, even me na naging kasama, no, ng Fearless 400, no, sa Las Casas, and pwede bang mabigyan mo naman ng advice sila kasi maaaring may katulad mo na first timer din, hindi pa pala bumibili ng ticket, diba? So ano ba yung pwede mong ma-advise sa kanila para kung ano yung nakita mo, no, nung first two part na alam mo naman na mas magiging matindi ngayong Sabado, ngayong Linggo, ngayong weekend, eh, i-grab na nila yung kanilang pay-per-view ticket habang bukas pa. Sige, Applying Jane, ano yung advice mo sa kanila? Ayun. Siguro mo, masasabi ko lang, huwag na kayong manghinayang sa 1-2. Napaka worth it manood. Iba siya pagka nandun ka na, what more kung talagang nandun ka nga sa event na yun mismo. Huwag na nilang panghinayangan yung 1-2. Manood na talaga sila. Kasi iba talaga pagka mapanood mo yung ma-experience mo yung kahit na nanonood ka lang, iba siya talaga. Tama eh. No? Pero Apple Engine, grabe no, ang ganda ng quality ng video, di ba? Parang as if nandun ka. Di ba? Kaya nga eh. Correct. Sobrang ganda ng kulay, sobrang crisp nung mga, basta lalo na parang, no, yung mga... Parang nandun ka talaga na nanonood. Yes. Kasi ang naramdaman ko habang nanonood ako, parang ako natalsikan ng laway ni Vice Ganda nun. Grabe. Diba? So ganun kaganda. E di lalo na tong kasunod, okay? Kaya wag mong papalagpasin. Okay? So thank you very much, no? It's fun to manood kasi si James Laurel nandoon. Sexy. Tama. Oh, yes. Joke lang po 'yan. Correct, no? So, ayan, no? Thank you very much, Applying Jane. Yan, meron tayong bagong nakilala, and I believe, no, rising star to ng Team Supreme, no? Thank you po.
ng ating, yan, umulan. Okay? So, thank you very much, Ape and Jane. Ingat po thank sa pagdadrive. Thank you, and thank you looking forward kami sa susunod na makausap ka namin, ipiflex na rin ni Mr. Mo yung Rolex niya. Yan, di ba, no? Thank you very much. Thank you po. Okay, bye-bye. God bless. Thank you very much, Upline Jane, to our previous speaker. Yan. So, ituloy na rin natin, no, yung ating KSP, no, for our tonight's guest, our second guest. Grabe, no? So, ito, isa po to sa mga iniidolo ko rin here in IFern. Why? Kasi unang-una, kumbaga, he has that experience din po, no, sa pagiging, kumbaga, no, sa corporate world. Pero kumbaga, sobrang fearless din kasi nitong taong to, kumbaga, nag-resign po siya, no? And nakakatawa po dyan, after resignation, he had his traditional business. And then through that traditional business, I believe, no, doon po naipasok si IFER. Pero siguro, no, hindi na po natin papatagalin para mas malaman natin. Coming from the from our ano no newest luxury car club member, ayan, Upline Rod Reyes. Pwede pong pa-spotlight, Upline Rod. Spotlight, ayan. Hi, Upline Rod, ayan. Hi, hi, fantastic morning sa lahat. 172 tayo. So, ang ganda ng lugar mo dyan, Upneil. Gusto ko rin lumabas. So, hi, fantastic morning sa lahat. O yan, nag-iaya na si Aplui. Pupunta daw kami dyan. Hi, fantastic morning, Upline Rod. Tama, no? Punta kayo dito, maganda. No? Pwede bata. Okay? Yes. At inulan. Tuwad naman natin yung ating, ano? Yung ating bang shirt. No? Diba? Yes. O, diba? Ganda yeah. Naman. So, Upline Rod, how are you yeah. po? Kamusta? Kamusta? Yun, masayang-masaya, no? Kakakuha lang natin ng ating luxury car. Yan. Sige, pero medyo bitinin na muna natin ang ating mga viewers, no? Grabe, yes. No? So, pwede bang malaman Upline Rod? Siguro yung background mo muna, no? Before doing IFern, no? Before ma-meet mo si IFern. Pwede bang malaman ng ating mga supreme 173 participants? Yan. So, before my background, no, nakita ko yung story ni Jane. So ang ganda ng story niya, yun yung gusto ko mangyari, no? Yung gusto na niyang mag-resign or mag-retire. Pero gusto niyang gawin yung business. So ganun yung gusto ko sanang senaryong nangyari sa akin. Pero hindi nangyari, no? Nauna ang aking retirement. So 29 years po ako sa insurance industry. So tatlong top insurance companies ang napasukan ko. And yung last position na hold ko ay branch operations head ng Visayas and Mindanao. So yun yung aking story, no, before ako mag-IFern, no. Biruin niyo, 29 years ako nagtatrabaho and sobrang toxic talaga pag nasa ano ka, lalo na pag global company ang pinagtatrabahuhan mo. So, ganyan din kayo. Alam ko na ganyan din ang mga companies nyo ni Up Ali tsaka ni Up Ronil. Yan. Pakinig ko kanina, 21 years old si Upline Road. 29. Eh, grabe, no? So, sabi ko sa inyo, guys, no, hindi basta-basta yung ating lineup. And can you imagine, no? In terms of our syempre no experience in terms of corporate world eh kumbaga hindi po biro. Yung kanina nga eh, IT head eh no Upline Jane eh ito pa no Upline Road. So pwede bang malaman Upline Road no syempre no we share the same experience no corporate world corporate ladder pero biglang yun nga no umalis na sa dati no dating kumbaga bread and butter pero ano ba yung ginawa mo after? And paano ka napunta kay IFern? Sino yung nag-invite sa'yo? Oo. So after, actually hindi talaga planado yung aking ano, retirement, no. Hindi ko lang kinaya yung ano, yung pressure ng work, no. Yung grabe yung challenges lalo na nung nag-work from home, no. In short, yung boss ko ang aking dahilan bakit ako na pa-retire nang maaga.
No, so nung nag-retire ako, naghanap-hanap ako ng negosyo. Okay, so naghanap dahil mahilig ako na sa sausage. So gaya ni aking upline, si upline Louie, mahilig sa sausage. So nagbenta-benta tayo. And lahat ng mga FB friends ko, inaalo ko ng mga sausages na binebenta ko. And sabi ko, palagi ko sinasabi talaga, walang aksidente dito sa mundo na to. Eh, no? So yung mga hindi pa hindi pa member na nandito ngayon, hindi pa aksidente na nandito kayo ngayon. No? So nung nabentahan ko yung aking angel dito sa aking ating negosyo na IFern, counter-offer niya ako ng IFern business. So pinanood niya ako ng RBA. And then nung nakanood ako noon, hindi na ako pinatulog at sumali agad ako. Grabe, no? So parang ano, no? Very short ano rin, decision making, mabilis agad. Okay? Quick decision making yung ginawa ni Upline Road, ba? May common with our previous sharer. So Upline Road, syempre, no? Agad-agad nakitaan mo ng potential si IFern. So ano ba yung package na pinili mo? And paano mo siya isinettle? Okay? Paano mo siya ginawa ng paraan? Okay? Paano ka nagbayad? So dahil kaka-retire ko lang, 'di ba? May funds naman tayo. Sabi ko ito todo ko na. Kumuha na ako ng premium plus at that time, no. And habang ginagawa ko yung ano, yung negosyo, dinagdagan ko na. So pina-member ko na yung mga family members ko, no. So limang premium plus na actually ang aking business dito. Wow. In short, family package. Tama? Yan, tama. So Upline Road, no? Pwede po bang na-mute ako. Ayan. Pwede po ba rin malaman, no? Kasi coming from a corporate world, nag-business ka traditionally, and then now you're here in IFern, and pwede po mong malaman, is this your first time? Yes or no lang po? First network marketing company? No. No. Okay. Sorry, yes pala, yes. Yes, okay. Yes, yes. First network marketing. Yung first ginawa ko talaga, tinarabaho mo. Eh, ang tanong dyan, kasi di ba, yun nga, galing from a corporate world, bakit? No, bakit mo ginawa si IFern? Ano ba yung pinakamalalim mong rason na feeling mo, ramdam mo, dito mo makukuha o dito mo magiging, mabibigyan ng katuparan? Ano ba yung rason na yun? Yung unang rason, no, nung nakita ko yung business, sabi ko vitamins eh, no. So nagba-vitamins din naman kami. So mindset ko, bakit hindi ko pagkakitaan, di ba? Ang tagal na namin nagba-vitamins, no, and important pa yung mga vitamins, napakamahal. So ang dami kong dahilan, no. Number one, support local. Yung iba naririnig ko nag-o-offer, di ba? Bumibili ng vitamin D sa mga kamag-anak sa abroad. O kaya bumibili ng vitamin D sa SNR. So support local tayo, no. Makakatulong pa tayo sa economy, no. So yung yun yung reason, no. And syempre maprotektahan tayo at that time kasagsagan ng COVID, and even up to now may COVID pa rin, no. Kailangan pa rin natin na malakas ang ating immune system, no? Hindi natin kailangan, kasi kung gagastos tayo ng malaki, sabi ko, gastos na lang tayo ng 10 piso isang araw kesa gumastos tayo sa ospital ng one time, big time na 500,000 to 1 million, no? So yun yung una kong reason, no? And second, so yung sausage pa rin, no? Grabe ang sausage, ang sausage na negosyo, di ba? Ang tubo lang diyan mga 60-80 pesos, no? So gusto bumili nung Apogos ng sausage, eh wala naman tayo masyadong kikitain diyan. Eh Fern-D, biroin mo, isang bentahan ng Fern-D, walang kahirap-hirap, 400 pesos yung 120 gels, no? So sabi ko, ang ganda ng ano, ng business, and kailangan ng tao, 'di ba? Eh, ang sausage naman, ang daming hotdog sa ano eh, sa mga supermarket eh. Hindi naman na essential masyado yung hotdog and sausage. So
dapat pumili tayo ng business. And ano no, after ka mag-retire, no, hindi ka pwede umasa sa ano, sa SSS pension, napakaliit niyan, no. Lalo na kung may pamilya ka. Syempre gusto mo masaya yung pamilya mo, 'di ba? Nabibigay mo sa kanila yung wants, not just the needs. No. So yun yung aking dahilan nung una. And lumalalim yan habang ngayon, no, nagkakaroon tayo ng grupo, no. Gusto mong tulungan na yung mga downlines mo. Wow. Kumita din, no. And I believe, no, upline road pa field manager, tama po ba? Team builder. Ah, team builder. Papunta field na manager. Papunta na, dadaanan na lang. Yes. Grabe. Yes. Kasi nadyan na yung ano eh, yung pampabilis talaga. No, syempre, by the way, no, upline road, pwede po bang mabilis ang kwento lang rin? Ano po ba ang inyong luxury car? Ayan. Ayan. So, sabi namin yan ang luxury car ng mga magician. Cheding. So, I got a GLA 180. Ayan. Wow. Good learning attitude, GLA. Grabe. Tama eh, no? Tama. Ayan. May short video daw, no? Oh, i-share ko lang yung picture siguro. Meron lang akong picture, hindi naman siya video, no? Hold on lang, ha? Sure, upline. We are privileged, no? Grabe na makita po yan. Yan. So, hindi naman ganun kadami, no? By the way, so yung kaninang story ko, ito yon, no? So, yan yung picture ko, a snapshot of my years in the insurance industry. So, sabi ko, 29 years old na nagtatrabaho sa insurance industry. Okay, and yan, sausage, yan yung mga naging journey natin, no? Syempre, very ano, inspired ako sa mga mentoring ni Ap Ali, no, na kumikita na ng 1 million isang buwan, no? And yan, naging team builder tayo, nag-top distributor, and ayan, nag-encash tayo ng cheque, no? Dalawang cheque yan, worth almost 200,000. So this is not to brag, no? Doon sa mga nanonood, no? Just to inspire. And yan, no? Ang maganda dyan, eh, sinama ako ni Ap Ali sa, ano, sa kanyang Sir Tomanitan na bahay, no? So ito yung aking Cheding, no? So, winelcome ako. So, I'm part of the luxury car club na. And hindi naman ako makakapunta dito, of course, kung hindi dahil kay Upline Ali. So, salamat Upline Ali. And na maganda dito, yung mga nakikita kong tao sa mga pictures lang din, eh, na-timingan, no? Na-timingan namin na dumating sa bahay ni Ap Ali. So, yan yung mga milyonaryo sila Melex, no? And napakasaya ng experience. And coming from ano, no, Las Casas. Okay lang ba ipasok ko na 'yung yes, upline. So, maganda. So coming from Las Casas, sobrang na-inspire ako eh, no. So may mga dito, mentor pa ako ni ano, no, ni Sir Tom na hindi ko na-experience sa 29 years ko sa insurance industry. Hindi man lang ako nakatungtong sa bahay ng presidente, no? And dito kahit nagsisimula pa lang tayo, talagang wine-welcome ka, no? And sabi ko, coming from Las Casas nga, napaka-inspiring. And sabi nila, pagka may business ka, syempre kailangan din mag-invest dun sa negosyo mo. So this is one way of ano, investing din sa business para makita rin ng tao na meron tayong nagiging achievement habang ginagawa natin. So yun. Wow. Grabe. So, yun lang ako yung sharing ko. Salamat. Congratulations, Upline Road. Grabe, no? And nabanggit mo na rin naman yung ating Las Casas event. And pwede bang malaman po, no, Upline Road, did you bought your pay-per-view ticket? Yes, of course. So kahit nandun na tayo at that time, no, na-awardan na tayo doon, gusto ko pa rin i-relive yung moment. And gusto ko rin i-share sa aking grupo, no, hindi lang ako. Kasi
sobrang naniniwala ako na pag napanood nila yan, mas makakatulong sa business nila. So this is part of the training na rin, no? Part of the event. 'Di ba? Pagka employees tayo, ginagastosan tayo ng ano eh, ng kumpanya para mag-training, para umattend ng events. So doon sa mga pumunta sa Las Casas, no, 29,500 'yan. Eh, I believe sulit na sulit 'yan. Eh doon sa mga manonood, napaka affordable, no, 1,200 lang ang investment mo. So kausap ko yung isang downline ko, yung 1,200 mo pwedeng maging 1.2 million 'yan. Grabe, tama, no? Yes. So just because seeing, no, just because makikita mo kasi kung gaano ka-clear yung future, gaano kaliwanag yung 1.2 million na i-investan mo lang for just a very small amount, 1,200. Tama. Sabi, tama no? Ka dyan. Mm-hmm. So, apply na, Rod, no? Pwede bang ma-todo mo na advice? Kasi Wednesday na ngayon, no? Para mas makita ng ating mga participants, eh ano ba ang maibibigay mong advice sa kanila for this coming, no, na Fearless 400 and yung pinakainaabangan na Tumani Talks. Pero itong Tumani Talks na to is sobrang ibang-iba. Yan, pwede bang marinig, upline Rod? Yan, tama, ibang-iba. So sa 184 participants ngayon, no, so kung hindi pa, meron pa dito hindi nag-i-invest sa kanilang negosyo na worth 1,200, ay suggest, no, na kunin nyo na, bilhin nyo na, no, ang ticket para makatulong sa business nyo, ma-inspire kayo, matuto kayo, no, yung Tumani Talks na napapanood natin ng libre, eh, okay yun, no, pero dito parang mas iba yung mga sinabi ni Sir Tumani Tan, no, and doon sa mapapanood nyo rin, mararamdaman nyo yung ano, mga inawardan na ramdam na ramdam ko yung mga ano, hugot nila, no, yung mga sinasabi nila na talagang ano, I'm sure sinipagan nila kaya nandun sila, di ba? So hindi naman na to negosyo na pababayaan mo, hindi ka lalaki, no? So ito yung isang way talaga na para lumaki yung business natin. And I believe, no, talagang mas lalalim yung inyong understanding pagka napanood nyo ito. Yan. Sabi, no? So take it from upline Rod. Kasi unang-una, na-witness niyan by first hand. Pero again, talagang inulit niya pa through pay-per-view. Yan. Congratulations. Yan. Hello, upline Rod. Taghang na ata ako. Pero okay pa naman yung audio. Okay pa naman. Yan. Sige. Okay. So, anyway, thank you very much, no, upline Rod Reyes. Salamat. And congratulations sa iyong brand new, no, Merch Chiren. Okay. Yes. Salamat. Salamat, okay. Salamat. Congratulations. God bless po and see you sa Sabado. Sabay-sabay po nating panoorin with your team, with my team, with buong Supreme. Thank you very much, Upline Rod. Thank you. See you. Yan. Okay. So, grabe, no? Sik-sik-lig-lig. Okay. In less than an hour. No? So, siguro, no? Hindi na rin natin para patagalin. Para maitodo na natin for tonight's KSP. Ayan. So I know everyone is excited. Okay? Kasi bakit? Hindi po basta-basta ang ating last special speaker. Okay? And kumbaga, no, itong taong to po, no, napakalapit po dito sa aking puso. Grabe, no? Bakit? Dalawang beses ko po siya naging office mate sa Accenture at sa Google Philippines. Okay? Naging sanggang dikit ko po yan sa tawag to, sa trabaho, di ba? Sa pagtira, no? Nasubukan po namin tumira beforehand na talagang parang transient lang, okay? So looking back, no, those days. But ngayon po kasi, no, itong taong to na to po, dahil hindi po, no, hindi po bumitaw sa kanyang mga pangarap. Eh, currently, no,
is our presidential director. Sabi, no? Earning 800 to 1 million pesos per month. Double luxury car club member. Ayan. Meron po siyang Mini Cooper, Countryman S. And meron po siyang Nissan. Okay? 370Z Fair Lady. Grabe, no? Both, no? Yung dalawang sports car na yun, luxury car na yun, ay binili po ngayon taon 2021. Grabe, no? And nabanggit ko nga po kung saan kami nanggaling nung nagsimula kami as an IT. Pero ngayon po, grabe ang condominium niya. Shangri-La level, no? Sa may St. Francis. Grabe, no? And of course, dati, no? Alam ko po itong taong to, itong kaibigan kong to, sa halagang 10,000, 20,000 na rin, no? Mahal na po para sa kanya yon. Pero I believe, no? Here in IFern, he is triple Rolex Club member. Ayan. So, siguro, may I request? Unmute ko muna po kayo para mag-ingay. I-welcome. Sabayan nyo po ako. Tulungan nyo po akong i-welcome. Of course, none other than, no? Our El Capitan. Mag-ingay mo na, guys. Fantastic morning. Good morning. Good morning. And of course, no, bago makalimutan, wow, congratulations Upline Rod, no? Upline Rod sa yung bagong-bagong Mercedes-Benz. Kideng, 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 kideng. Grabe, no. Alam nyo guys, no, back story lang, ano. So Upline Rod is kumbaga never ko na imagine magne-network. Kaya nga tinanong niya ako nung nagpunta ako sa bahay nila, no, pinagkape niya ako doon. Last week lang nung pumunta kami kay Sir Tom. Tinanong niya ako bakit hindi ko raw siya ini-invite noon. Okay. So, sabi ko, hindi pumasok sa isip ko eh. Sabi ko, tsaka hindi ka rin naman ganong active mag-post sa Facebook. Diba? So, hindi ko rin siya naalala. Tapos, nung nag-join na siya, hindi ko rin na-expect no, na magiging IFern by heart siya. No? Feeling ko, kumuha lang siya ng products noon kasi maganda naman talaga yung products natin. And nakakatuwa kasi ilang buwan lang ang nakakalipas, no? Wala pa siyang isang taon. Para sa ating mga nanonood is member na siya ng luxury car club, no? Kumbaga excuse yung kumbaga yung kinita niya, no? Kinita niya ng ilang buwan inipon niya, yun yung pinakita niyang dalawang cheque, that is almost 200,000, dalawang cheque, that is almost 400,000 pesos. So congratulations Upline Rod, I believe, no? Ikaw na, no? Ikaw na yung susunod na kikita ng malaking dito sa IFern. Kasi base sa mga action na ginawa mo at sa mga decision na ginawa mo to invest on your business, sigurado ako doon. Alright? And congratulations din, no, kay Miss Jane, no, kay Madam Jane, manager eh. Kay Madam Jane. Pares pa lang manager ito ng bangko, no? Magkaiba lang ang departamento, no? Kasi si Upline Rod is insurance department, no? Branch manager ng Visayas at Mindanao, no? Sobrang laki din ng achievement dito sa corporate. And si Madam Jane is IT pero sa bank naman, no? Parang yung trinabaho natin noon upnil, no? Sa Google, no? Tayo, yes. Nagsimula nung Google Wallet, no? Yun yung panlaban sana nila dun sa PayPal kaso hindi masyadong naging successful. Diba? Kinain siya ng PayPal. Okay, so yun, fantastic morning sa ating mga nanonood. Yan, fantastic morning Upline Ali. Yan. So, grabe, no? It's a privilege, no? Na ma-interview natin, no? Ang ating Upline Alejandro Trentino together with our 186 participants. Ayan. So, I know, no? Maaaring alam na ng iba yung story ng ating Upline Ali, no? Ating El Capitan. Pero for sure, ako naniniwala, meron pa rin mga hindi nakakakilala. Okay? So sa ating Upline Ali. So Upline Ali, pwede po bang malaman, no? I know nabanggit mo nang yung ilan, pero pwede po bang malaman sino ba si Upline Ali before or prior joining IFern? Dati akong artista.
Nakakita sa radyo, no? Anyway, so syempre ano, sa mga hindi nakakilala kay Upline Ali, and para na rin sa mga nakakakilala sa akin, no, para mas malaman mo pa yung background ni Upline Ali, is of course, no, dati tayong IT consultant for the past 7 years, no, total of work experience 10 years, no. I started my career sa Accenture. It's one of the biggest IT consultancy in the world, no, one of the biggest, if not the biggest IT consultancy, no. So doon ako nag-start, pero syempre galing tayo ng Isabela, no, graduate tayo ng IT doon, and doon din ako lumaki sa Isabela, sa isang barrio, no, doon sa bayan ng Santiago City. Ang pangalan ng barrio namin, Barrio Site. Okay, nag-iisang barrio site 'yan doon sa aming lugar, no. Pag sinabi mong barrio site, alam na nila kung saan 'yon. So hindi tayo lumaki, no, na nasanay, no, na makipagsalamuha sa mga tao, kasi marami doon bukid, no, tsaka mga taniman ng mga gulay. So ayun, no. 'Yun yung short background ni Upline Ali, lumuwas sa Manila, makipagsapalaran. Parang ganyan, parang yung kwento ng mga probinsya, no, na pumunta ng Manila, no, nakisakay. Tapos siguro yung upo lang, ano, tsaka bayong ang wala, no. Bagyo talaga noon, eh. So sapat lang din yung pera, no, hindi aabot sa 2,000, ilang pirasong damit, no. And yun na, laban na, no. Laban na yung paghahanap ng trabaho dito sa Manila. Yan, wow. Until yun yung una kong trabaho, nakapasok sa Accenture. And then after 3 years, na-realize ko na yung future ko hindi sa corporate, no? Kasi parang ako yung perfect example ng kuan, eh, ng anak, no? Anak. Ito, maraming beses mo na siguro narinig, pero sinasabi ko lang, no? Ako yung perfect example ng anak, mag-aral kang mabuti para pagkatapos mo, makahanap ka ng magandang trabaho at magkaroon ka ng magandang buhay at matupad mo yung mga pangarap mo, no? So ako, ipinuso ko yan kasi hindi naman kami mayaman na pamilya. Actually, below mahirap pa, no? Kasi 8 kami magkakapatid. Yung tatay ko is wala namang consistent na trabaho, tricycle driver, vulcanizer, etc. Yung nanay ko sa bahay lang din. So typical na kwento. So pinanghawakan ko yung pangaral na yan na mag-aral ng mabuti. Hanggang nakapag-aral naman ako ng mabuti, no? Kaya nga ako nakapag-aral, it's because scholar ako ng gobyerno, nung nakagraduate ako, ayan, naganap ako ng magandang trabaho, and natupad yung unang pinanghawakan ko, ano yun, makahanap na magandang trabaho. No, I believe magandang mag-start ng career sa Accenture, and na-realize ko after 3 years, parang wala namang nagbago, di ba? So, hirap pa rin, di ba? Hirap pa rin. So, nag-started, ang sweldo ko dun dati, 16,000, until after a year, naging 24,000, after 1 year, naging 27,000. Ang kasunod na noon, team lead. Ang kasunod na noon, team lead. Since mahihiyain ako, hindi ko na pinangarap yung maging team lead, no? Kasi wala naman ako nakitang team leader na hindi nagsalita, hindi nag-discuss ng something sa harap. So, yun yung wala sa akin noon. So, hindi ko na siya pinangarap. Doon na ako na-invite, no, sa ganitong klase ng negosyo. Kaya nga, 'di ba, sa mga nakaka-attend ng RBA na nakikita nila doon na sumali ng networking pero nasaktan. Nasaktan pa yung ginawa nilang term, di ba? Yung gumawa ng slide. So, nawala yata si Apnil o ako ang nawala. Can you please type 1 sinong nawala sa akin, sa amin? Type 1 kung siya. Type 2 kung ako. Mukhang siyang nawala. Ako ang nawala? Sino ba nawala? Type 1 siya. Type 2 ako. Okay. Ako yata Apnil. Okay, so ayan. Thank you, no, sa mga nag-reply. So ayun, ano, hanggang sa after 3 years, no, na napopromote tayo sa corporate, and sa tingin ko nung kasi si Upline Ali mahilig mag-compute, and yung unang mentor ko sa network marketing, sabi niya ganito, Ali, para makumbinsi ka na ano ba yung future mo sa ginagawa mo, computing mo na yung sweldo mo for the next 30 years. Pag masaya ka diyan sa sweldo mo for the next 30 years, no? Wag mo nang gawin 'to. No? Pero pag hindi ka masaya, try mo 'tong aralin, no? So ang ginawa ko, kinumpit ko talaga. And ang ginawa ko doon, syempre niles ko yung expense ko. Nung una nga hindi ko niles yung expense. Eh. Kulang talaga, maliit talaga, lalo pa nung niles ko na yung mga expenses. So, sabi ko,
oo nga, mahirap kung yun lang ang aasahan ko. So, nag-try ako mag-networking, and then kumita naman, kanya lang, sad to say, nawala yung kumpanya. Yun yung kaya nasaktan. Di ba? Mm-hmm. Pagbalik ko sa corporate world, yan na, nakasama ko ulit sa upline nil. Nag-resign ako dun eh. Tapos, kaya nasaktan. Di ba? So, up 2011 up to 2018, yan na yung 7 years, straight ulit bumalik ako sa corporate. Yan. So, medyo wow. Mapahaba yung kwento ni upline Ali. Nakita ko kasi maaga pa. Di ba? Okay lang naman. Tapos naman na tayo ng mga 6:20. Yes. Okay, go. Ano ba yung susunod dati tanong dyan? Mr. So, Pogi, field manager, no? Ay, field vice president. Upline Runil. Ayan. Alam natin na medyo masyakit, no? Noong unang experience. Pero yes, bakit, of no? Course. Bakit ang tanong ang siguro, baka nagkukurious yung mga tao, no? Mga participants natin. Bakit na ngayon ay presidential director si Upline Ali ng IFern? Ang tanong, sino po ang nag-invite sa ating presidential director Upline Ali Tolentino? At ayan. Yun nga, paano na-invite pa? Eh, Upline, tama ba? Nasa corporate world ka na nung mga panahon na yan. Pwede bang maikwento mo? Tama. Oo, actually, from 2011 up to 2018, no, wala na, hindi talaga ako tinigilan ng mga kaibigan natin sa industriya, no? Kasi ang industriya po ng network marketing ay napakaliit lang, no, para sa ating mga nanonood na 182. Ang liit lang ng industriya ng network marketing. So, every once in a while na ko-contact tayo ng mga kaibigan natin, no, kasi nung nag-resign ako nung bumalik ako sa corporate world at nawala yung kumpanya namin, yung mga iba nagtuloy sa iba't ibang networking. So sila, ini-invite din nila ako. Wala akong magustuhan kasi feeling ko pare-parehas lang. Ang produkto ganito, hirap ipaliwanag, ang produkto napakamahal. Pero noong 2018, I was invited by Upline Zach Lopez, our top one. That time, nag-start sa 2016 start, after 2 years, kumita siya ng 20 million pesos. Yun yung parang, para sa akin, ano to, lukuhan, 20 million, di ba? Parang wala namang ganyan eh. Pero at the same time, nandun pa rin yung dugong networker natin na, paano kung totoo? Yun eh. Paano kung totoo? Eh, ano ba naman yung tingnan ko? Nung tiningnan ko na, nagulat ako na ang flagship product ng kumpanya ay Fern-C, hindi yan may tatatwa kasi Fern-C. And nung nakita ko yung sobrang laki ng kumpanya, no, may building, si Sir Tomanita nyo may-ari, siya rin yung nagpapatakbo, eh, talagang nag-join ako kagad, no? Kasi syempre, ano pang hahanapin ko? 20 million. Ang nakakatuwa niyan, nung time na yon is si Upline Zach, kumikita na siya ng 1 million pesos per month, no? 1 million pesos per month. Tandaan niyo 'yan. Kasi alam niyo naman ang kinikita ni Upline Zach ngayon is 5 million pesos per month, no? Yung 20 million pesos niya noon nakinita niya ng 2 years, kinita niya rito 4 months. Ngayon, 'di ba? So grabe talaga si IFern. So, kumbaga, kung ikaw ngayon na-invite, no? Huwag mo nang patagalin ito. Kahit mag-compute ka, no? Computing mo, yung risk versus reward, kukunti ang risk. Ang risk mo lang kung magkano ilalabas mong pera, actually, walang risk kasi may kapalit na produkto, pandemic pa rin ngayon, no? Lumakas na yung resistensya mo, naprotektahan ka against COVID, or magka-COVID ka man, malakas ka because of our supplement, binabak naman na study yan na kapag wala kang bakuna, all you have to do is to boost your immune system. So, yun yung mga produkto natin. Walang risk. Ano ang reward? No? Ang reward ay lagi nating pinapakita sa akin, nangyari siya, ang dami kong Rolex na never kong na-imagine na magkakaroon ako kahit isa lang. No? So, yung dalawang luxury car, nandito ako ngayon sa luxury condominium dito sa St. Francis Shangri-La at kumikita ng 1 million kada buwan. So sa tingin ko, mas malaki yung reward kaysa dun sa tinatawag na risk. And dun sa mga bago naman natin na nagmumuni-muni pa, no, kumahanap pa ng kakapitan kung talagang itutuloy nila si IFern. Hindi importante, no, kung sa tingin mo kaya mo ngayon, no, gawin. Basta ang masasabi ko lang, ituloy-tuloy mo lang yung journey by IFern, no?
So yun, Apnil, baka meron ka pang question dyan, tapusin natin yung mga question mo before masarap ang kumagsalita dito. Okay, no? So actually, no, ito, mabilis lang naman to upline kasi alam naman ng karamihan, galing ka rin naman ng corporate world, no? Yes. So again, pwede bang malaman? Para lang at least, no, makarelate yung mga participants natin na ngayon, ginagawa si IFern o iniisip na mag-join kay IFern. Paano ka? Ano ka nag-join kay IFern noon? Okay, so dalawa yan, no? Dalawa. Kasi nung na-invite ako sa IFern ni Upline Jack, eh talaga namang ang gusto kong package, no? Syempre, yung 35 accounts or yung tinatawag nating family package. Okay, so alam naman natin na kapag isa yung account mo, kikita ka. Pagka tatlo yung account mo, kikita ka mas malaki. Pag pito yung account mo, maaari kang umaman. Pag 35 yung accounts mo, mas malaki yung chance mong umaman talaga. No? So, nung time na yon, ang gusto kong account is 35 account. Pero pag check ko ng savings ko, ang laman lang is 44,000 pesos. Okay, so yung iba is savings, yung iba hiniram na. Okay? Halo-halo na yan. May sinwipe siya credit card, may hiniram na pera. Mga nanonood na nakarinig na isang rason kung bakit ako sumeryoso ng todo kay IFern. Bakit? It made me realize na for the past 7 years, no, maayos na yung sweldo ko. No? Hindi na katulad dati na 30,000. Kasi ang iniwan kong sweldo is almost 100,000 pesos. No? RCG, sa ating mga nanonood, kung familiar kayo dyan, lalong-lalo na sa ating mga IT, it's one of the biggest, maliit na company siya, pero siya yung isa sa pinakamalaking magpasahod when it comes to IT. No? So, IT consultant tayo dyan, office mate natin sa Upline Marky, na-realize ko na almost 100,000 ang kinikita ko sa corporate for the past 7 years, pero ang laman ng savings ko, 44,000 pesos. So it made me realize na 7 years, 44,000. No? Siyempre, hindi naman dahil baka naman Ali, sobrang gastos mo naman. Hindi naman. Pero kahit computin natin ng mabilis, kahit pa i-jack up natin yung sweldo ko ng 100,000 nung hindi pa Duterte, no, sa mga nasa corporate, alam nyo ito. Pag ang sweldo mo ganyan nakalaki, 6 digits na, ang tax mo 35%, no? Maglalaro yan sa 30 to 35%. So kumpitin mo, no? Kumpitin natin sa mga nanonood. Baka makatulong sa inyo para seryosohin niyo yung IFern business ninyo. Sa 100,000, tanggalan mo ng 35,000 na tax, 65 na lang yung naiiwan, no? Sa 65,000 pesos na yan, since 10 years na ako dito sa Manila, no? Gusto ko rin naman nakatira ako sa maayos-ayos na natitirhan, no? Hindi yung tigwa 1.5. Well, I'm not against that, pero ayoko na rin ng ganun, yung 1.5 electric fan sharing, no? Bed spacer, nasa labas yung CR, etc., no? Kahoy yung dingding, etc. So, in short, ayoko na rin namang tumira sa ganun, no? So, humanap ako ng mas maayos na titirhan. 20,000 yung binabayad ko. Kasama naman na rin yung tubig, kuryente, aircon, di ba, parking. So, tanggalin mo ang 65, sa 65,000 tanggalin mo ang 20,000, 45 na lang, no? Baril ni Fernando. So, 45,000 pesos. Syempre, 10 years na ako sa corporate, marami akong office mate, nakikita ko, may kotse na sila. No? Eh, gusto ko rin magkakotse. So, bumili rin ako ng Altis. Ang monthly ng Altis, 17,700 para mabilis mag-compute, gawin natin 20,000. Sa 45,000, tanggalin mo ang 20,000, benching ko 1,000 na lang. 25,000 pesos na lang. Nasundan nyo ba yung math ko? Can you please type 1 kung nasundan nyo yung math ko? Sa 25,000 pesos na yan, wala pa tayong idinideduct doon na pagkain. Diba? Wala pa tayong dinideduct dyan na namasyal. Wala pa tayong dinideduct dyan na bumili ng something, bumili ng damit, sapatos, etc. So in short, for the past 7 years, ang hirap po mag-ipon, pero nakakaipon naman. Minsan nakakaipon ng 10,000, 15,000 sa loob na isang buwan. Kanya lang after 3 months, biglang may nag-sale sa mall, no? So kahit pa paano, na natetempt din tayong bumili, no? Magpa-swipe ng credit card, kahit wala akong credit card that time, nakikiswipe tayo, tineterms ng 12 months, 6 months, nag-ipon-ipon. Tapos minsan dyan, after 3 months, nakaipon ulit. After 6 months, nakaipon ulit. May nag-aya naman sa Boracay, no? Uy, tara, di ba?
Eh syempre, hindi naman libre, hindi naman daw ng bayabas na ibinabayad doon, no? So pag pagtapak mo pang alak doon, pera ka agad eh. So ubos na naman. Ipon ka ulit after 6 months, biglang nakakita yung katabi mo sa office or kaibigan mo, ippm ka, bro, piso pair ngayon yung Hong Kong. Oh, yan na, 'di ba? Hong Kong na. Dati local lang, Hong Kong. O di syempre, tara, Airbnb tayo, matipid lang to, ganyan, blah, 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 1 week, 25,000. Ba't maniniwala ka ba 25,000 lang talaga ang gagastusin mo ron? So in short, nagpaikot-ikot yung buhay ni Ali, ni-apply ni Ali ng ganyan sa loob ng 7 years. And nung moment na pinakita sa akin to, at nakita ko yung laman ng savings ko is 44,000 pesos, na-realize ko, 7 years ako sa corporate world, 44,000 ang laman ng savings ko. So, no question asked, no? Sineryoso ko ito from day one. And I joined for the very reason, hindi para kumita ng 100,000 at hindi para ilimit yung kita ko rito na sasabihin ko okay na yung 50,000, okay na yung 100,000. No, I joined, alam nyo ito, for one reason only, to earn minimum 1 million pesos per month. No? So ang goal na natin ngayon, break na natin yung tatlong beses na, is 2 million pesos naman. Yan. Upline nil. Wow, sorry. Grabe, no? Napahaba. Actually, kahit ako, nakatingin din pa rin ako sa'yo ulit. Eh. Parang first time ko pa rin no, na napakinggan yung story yan. But again, napakaraming lesson no, dun sa story ni Upline Ali. And siguro, kumbaga, magising agad. No, magising agad kasi si Upline Ali ang ginawa niya lang is talagang tinapos niya agad yung tinatawag na rat race kasi nga nakita niya na agad yung pwedeng kahinatnan through by the numbers. Ganun yung naging approach niya. Okay? And siguro no siguro bilang panghuli Upline Ali no, I know yes. Kasama ka namin no, kasama ka syempre no sa Fearless 400, okay? But pwede bang malaman no? Ang isang presidential director ba tulad ni Upline Ali ay nanood pa rin ba ng pay-per-view at manonood pa rin ng pay-per-view this coming weekend. Ayan. Oo naman no. Syempre kahit walang magsabi sa akin na mga downline kung kailangan kong manood or upline. And syempre bilang isang leader, presidential director, you have 10,000 on your network, no? So hindi naman tayo lalaki ng ganyan kung we don't lead by example, no? So syempre nanood tayo, ako na amazed pa rin ako, no? Kasi una, this is the first time na magkaroon tayo ng streaming na gumamit ng professional platform or ano bang tawag diyan, no? Professional company, no? Third party na sobrang, alam mo 'yon, ABS-CBN may ari niyan eh, 'di ba? So high definition, no? And ako, na-excite ako kasi iba rin, no? Yan, ktx.com, yes. ktx.ph. Iba rin yung feeling, no? Kasi presidential director tayo, we are one of the organizers dun sa Las Casas and may mga tasks tayo na ginagawa dun, no? Ito, nanunood lang, no? Nanunood lang ako, nakikita ko yung mga downlines ko na umakyat sa stage, nakikita ko yung sarili ko na umakyat din sa stage, and nakakatuwa kasi aside from that, this is the first in the history of network marketing na magpalabas ng isang event sa KTX, no? At pay-per-view. Bakit? Dito mo makikita na si IFern papunta ito ng international. Kailangan masubukan natin dito yung mga ganyan. Bakit? Siyempre, international na, hindi po pwedeng Facebook live lang yan. No, kailangan yan high definition. Paano tayo makikipagbanggaan sa mga giant companies, no? Kung hindi maganda yung mga platforms natin. At yan yung bagay na sobrang proud na proud ako kung bakit ako nasa IFern, no? Aside sa mga nakita ninyo, may sariling building, si Sir Tom napaka well decorated yung career niya sa negosyo, no? Go negosyo, no? Lifestyle Asia, People Asia Magazine, at madami pang iba. So dyan ako proud na proud kay IFern, no? And itutuloy-tuloy ko na rin Upline Neil na sasamantalin ko tong pagkakataon na to para magbigay ng mensahe, no, dun sa ating mga nanonood ngayon
May downline ka o wala. No? Itong event na katulad nito, ito yung talagang binibigyan ng oras. Narinig ko kanina, sabi ni Upline Rod, na kung yung mga kumpanya nga, they are sending you to attend training. Sometimes one day, two days, may mga one week pa nga. I remember sa Accenture dati, once na nag-attend ka ng one week na training, depende sa weight ng training na yan, may band ka pang additional eh, minsan. No? And malaki talaga, no, lalong-lalo na sa IT, malalaki yung mga training fee. Walang 1-2. Okay? Walang 1,200. It's more than that. Times 10, times 20, times 50. Possible siya. Samantalang dito, 1,200 to equip you. No? Ba't ikaw magbabayad? Negosyo mo ito eh. No? Ikaw may negosyo nito. Hindi ito negosyo ng upline mo. Hindi ito negosyo ni Sir Tom. Negosyo na, negosyo ni Sir Tom. Pero para sa atin ito. No, pinaka best kasi para kumita ka ng malaki dito the moment you realize that you have your own business. Pag na-realize mo na yan, ay negosyo ko nga pala ito. Sigurado ako lalaki ka na. No? So sa mga nanonood ngayon, kung hindi mo napanood yung episode 1, episode 2, okay pa. Bakit? Kasi mas matindi yung episode 3 and episode 4. Plus, pag nag-avail ka ng ticket ngayon, no? Kasi buti nga inopen ulit ni Sir Tom eh. Para mabigyan ng pagkakataon yung mga hindi pa nakadood. No? Kasi si Sir Tom, sabi nga niya, I always believe that a millionaire can be born every day. No? Kailangan lang makita nyo ng malinaw na malinaw. Okay? 1,200, mapapanood mo yung episode 3 and 4 na antindi, yung Peerless 400 mismo na event, yung Tumani Talks, at saka yung replay kung pwede mo panood kasi meron tayong closed group, no? So ito is nag-live siya kahapon, no? Nung nagta-travel kami. So may mga nakanood. Okay? Yung kinwento niya about kung gaano kalinaw yung vision mo is mas mabilis kang tumakbo, magpatakbo. Totoo 'yun. That narinig ko yung kwento na 'yon sa kanya nung kare-resign ko lang from my IT company, no? So, siguro mga 2019 ito, no? So, pumunta ako ng office, tinawagan niya ako, sabi niya, Ali, may ginagawa ka ba? Upline, wala naman. Punta kang office. Pumunta ako ng office, no? Dun sa third floor, tapos, nung nasa labas siya, nakita ko siya, tapos dito muna tayo, sabi niya, tambay tayo. Tapos, biglang pinakita niya yung relo niya. Sabi niya, bro, this is a Rolex worth 1.5 million. No? May gold. Makikita ko solid gold. Sabi niyang ganun. So, bakit ko siya pinapakita sa'yo? Siyempre, hindi para ipagyabang. Pinakikita ko sa'yo kasi gusto ko makita mo ng malinaw yung future mo. Parang ganito yan eh, sabi niya. Pag magmamaneho ka, di ba? O dito yung mga marunong yung may experience sa driving or imagine niyo na lang. Pag magmamaneho ka, di ba? Pagka nakikita mo maliwanag yung highway at nakikita mo rin napakalayo, no, wala kang babanggaan, etc. Di ba, ang tapak mo sa gasolina, halos binibirit mo yan. Tinutodo mo yan. Ang tawag nga dyan ni pedal to the metal. Pero syempre, pagkagabi yan, malabo, no, hindi mo yan bibiritin, dahan-dahan lang. Lalo na pag hindi makikita, baka bangin yan. No? Yun yung una kong kwento na narinig sa kanya na pag malinaw sa isip mo, malinaw sa paningin mo kung saan ka papunta, mas mabilis ang galaw mo. No? So itong event natin, kahapon nung nagta-travel kami papuntang north, no? Biglang lumakas yung ulan. And then naisip na upline Zach, perfect itong timing na to para mag-live siya. So nag-live siya ngayon. Sa mga nakanood, yun yung nagta-type ng one kanina. So ang sabi niya doon, parang itong event natin at saka yung negosyo mong IFern, para kang nagmamaneho eh. Tapos, biglang malakas yung ulan. Katulad ngayon, sabi niya, ang lakas ng ulan, hindi kami makabilis. Ang takbo lang namin, 40, 60. Bakit? Kasi yung nasa harap namin, mabagal din. Nakikita yung nandun sa harap nila dahil ang lakas nga ng ulan. Diba? So, hindi ka nga makakatulin kasi hindi mo nakikita.
hindi malinaw yung pupuntahan mo. Okay? So ano itong event natin? Ito yung wiper, no? Ito yung magwa-wipe ng mga smoke doon sa windshield mo. Na kapag na-wipe na yan, pwede ka na ulit tumulin. Kasi malinaw na ulit kung saan ka papunta. Kung ano yung nakikita mo. Especially, dun sa mga bago ngayon. No? Pakain nyo ito. At dun sa mga tao na ilang buwan na sa IFern, baka ito na yung hinahanap mong event. Napakaganda. Pinakita dyan ni Sir Tom kung gaano kalaki yung IFern. Pinakita dyan ni Sir Tom kung saan papunta ang IFern. Pinakita din diyan yung mga data no ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pinakita din diyan no yung mga achievements ng buong IFern Nations at makikita mo diyan yung mga multi-millionaires club nagsalita no, yung mga presidential directors nagsalita no. And dun sa date ng episode yung episode 4 yung sa Sunday, Tomani Talks. Nakalimutan ko yung eksaktong kwento pero ito yung sinabi niya no, na sa totoo lang naman daw sa isang libro na binili may nagsabi ano na negosyante sikat live sikat mayaman na negosyante tapos ang ganda rin ng kwento niya. Ang sinabi niya sa totoo lang naman no, pag bumili ka ng libro na worth 500 pesos for example, kahit isang page lang ang maintindihan mo doon, sulit na yung 500 pesos mo. Okay, so parang dito rin sa event na to, totoo yon. Kahit isa lang ang magets mo ron, isa lang ang maintindihan mo ron, isa lang yung maramdaman mo at luminaw kung saan ka, kung luminaw sa paningin mo kung saan ka papunta, sigurado ko, yayaman ka rito kay IFern. Yan yung sikreto kung bakit may mabagal, kung bakit may sakto lang, kung bakit may mabilis, at kung bakit may kumikita ng malaki. Kasi nga, depende yan sa nakikita. So allow IFern, allow us your makita ninyo yung mga dapat ninyong makita. Kasi alam naman natin, itong negosyo natin, puros naman kwentuhan lang ito. Mas inspired ka na magkwento, mas marami, mas malaki ang kikitain mo, mas lalaki ang grupo mo. No? So sabi nga ni Applying Sack, we don't suggest, we force them. No? So sa mga uplines dito, you revisit no your network, i-check ninyo. Magkano lang yung investment niyan? 1,200. Especially sa mga bago. No? Mag-compute kayo. Tingnan ninyo kung paano kayo magkakatulungan. Kasi I believe no, October na ngayon, ang kasunod na niyan is kagabi nga November na yung pinag-uusapan namin na plan sa ano yung mga programang papatakbuhin ng November December. So 2022 na ang pinag-uusapan ngayon. And by the way ano, merong promo ang IFern, hindi pa siya nilo-launch. So yun, so insider information ito. Ito yung balisin. Ang kasama diyan sa requirement is activity points, no? And purchasing your 1,200 pay-per-view is part of activity, no? Sa mga nakaabot dito noon nung hindi pa lockdown, 'di ba meron tayong pagpupunta sa event, yung may mga ID, 'di ba may scanner, itatap mo yung ID mo para mabasa niya na nandun ka. Kasama yes. Yung sa activity points. So there's no way na gawin natin 'yan ngayon kasi nga online yung mga activity. So the only way is yung mga pay-per-view, di ba? So, in short, yan yung pag-attend ng Las Casas, may mga activity points ang tawag yan, umattend ka, nire-recognize, nire-reward yan ng company. So, in short, yan yung mga bagay na po pwede mong makuha. And, alam nyo guys, maraming nagsasabi, no, paano mong ginawa, no, IT ka, kahit pa may experience ka noon sa network marketing, paano ba naging presidential director si Ali? Ako, alam na mga downlines ko to, alam mo to apply nil na true events, no? Yes, apply. Alam mo ito, isa ako sa pumupukpok sa iyo diyan dati na nagiging sanhi ng tampuhan natin, yung event na 'yan. No, kasi hindi po pwede. Hindi nga po pwede. There's no other way na lumaki ang grupo mo rito without attending events, not just you, but your group. No, kasi kaya nga ako, I always put everything para sa event. No, alam yan, si Applying Aris yan, nagko-comment siya. No? From Isabela noon, bumabiyahe kami from Isabela to Manila to attend events. No? Kapag mga big event na katulad nitong Las Casas, bus ang dinadala namin. And guess what? Nagbabayad kami dyan. Ang isang 1,000. Pwera dyan yung mga pagkain. Bumigay yung isang gadget ko. Okay.
So dito tayo sa iPad. So anyway, no, malinaw na ba yung boss na Upline Ali? Yes, Upline. Okay, so yun ano, yun yung kuan, yun yung sinasabi ko na huwag kang pumayag, no? Kasi gusto mong yumaman eh, gusto mong lumaki yung income mo. So huwag kang pumayag na itong 1-2, yan yung humaharang, ayan, 1-2. 'Di ba? Na a year from now masasabi mo, shit, 'di ba? Oh, 1-2 lang pala yung humarang. So para sa akin, ito yung kumbaga paramihin natin, no, itayog natin yung bandera ng Supreme. Bakit? Kasi doon sa 400 yung initial na in-invite sa Peerless 400. Naging 500 'yan. Ang Supreme po 50. 50 ang Supreme diyan. No, ganun kalakas yung grupo natin. So dapat dito sa pay-per-view na to, tayo rin yung pinakamarami. So yun lang siguro, apply Neil. And no, magpatulong kayo sa mga apply nyo kung hindi kayo marunong bumili. And bumili sa website, no, doon sa IFern mismo, doon sa ating dashboard. Yan, thank you very much. Grabe, no, apply Alejandro Tobentino. Wala talagang tapon talaga sa oras pag ang apply Alejandro ang nagsalita. Lahat, no, kumbaga magagamit natin sa ating iFern business. And tama po 'yun, no. Please be reminded sa ating mga habol ng pay-per-view tickets. So dapat bibili po kayo through your dashboard. Okay? So nasa dashboard niyo po yung link niyan. I-click niyo lang po 'yon, okay? And then tawag nito, I believe nasa reorders, okay? And then usual process po, okay? And then patulong po kayo sa inyong mga uplines kasi magkakaroon po yun ng unique code. Paano gamitin yung unique code? Okay? Through dun sa ktx.ph. Okay? Yan. So again, no, thank you very much to all our participants. Syempre sa ating mga speakers, Upline Jane, Upline Rod, and syempre of course, no, Upline Alejandro Tolentino, thank you very much sa iyong oras, no. I know, we know na sobrang busy mo, but still, no, talagang you give time, no, ibinigay mo pa yung oras mo para i-remind sa amin, or I may say, no, derechahan na para ipukpok sa amin, okay, na kailangan tong ating event na to, okay. So kung gustong yumaman, magpa-push ka, kaibigan, okay. So this is Ronil Clerigo, your Field Vice President. Ayan, thank you very much and have an iFantastic morning.